In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpadala ng pera papuntang GCash, pwede rin sa Maya or iba pang e-wallet gamit ang SSS Quick Card online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung phone ko and i-open ko yung Union Bank. Ang SSS Quick Card ay powered ng Union Bank. So pwede mong gamitin yung Union Bank mobile app para nga naman sa SSS Quick Card account mo. And let's say, naka-receive ka na ng loan or benefits sa SSS Quick Card, may pumasok ng pera doon, pwede mo nang magamit to para pampadala ng pera sa ibang account or sa e-wallet mo katulad ng GCash, Shopee Pay, Maya at marami pang iba. So dito sa Union Bank, mag-login lang ako. At after nga makapag-login, meron agad ditong send money. By the way, ito yung account ko sa taas, yung SSS Quick Card. Pag tinap ko yan, makikita ko yung account number ko dito. Pag nag-scroll down ako, andito yung mga recent transaction. So, gamit lang yung phone mo, pwede mo makita kung may pumasok bang pera, lalo kung may inaasahan kang pera from SSS, or binigay mo yung account number mo sa ibang tao para makareceive din ng perang padala. Pwedeng remittance or local fund transfer. This time, nasa homepage ulit ako, tap ko tong send money. Ang gagawin ko is other banks or e-wallet. Merong iba't ibang paraan para makapagpadala ng pera. Meron yung may charge na 10 pesos fee. Kapag worth more than 1,000 pesos, meron namang no transaction fee yung PesoNet. Ang pinakakaibahan ng dalawa is kapag InstaPay, which is yung gagawin natin in this video, papasok agad yung pera sa kabilang account. Pag PesoNet naman, maghihintay pa ng ilang oras or pwedeng kinabukasan or the next banking day bago mag-reflect yung perang padala. Andito yung cut-off niya, yung 3 PM. And hindi siya or hindi mapaprocess ng Saturday, Sunday or holidays. So maghihintay ka talaga ng business day or kung kailan ba open yung mga bangko. Tap ko tong InstaPay and sa select bank, hanapin ko na rito yung GCash. So parehong-pareho yung proseso kung sakaling hahanapin nyo naman or magkapasok kayo sa ibang bangko katulad ng sa BPI, BDO at marami pang iba dito. Also sa iba pang e-wallet katulad ng Lazada Wallet, pwede din. Maya Bank or Maya Philippines sa wallet, pwedeng-pwede. Piliin ko na yung GCash. At kapag GCash, sa phone number tayo nagsisend. Kung ano yung phone number or cellphone na nakalink dun sa GCash account, yun yung ilalagay natin dito. Hindi na kailangan ilagay yung 0 sa unahan. Instead, mag-start ka kaagad sa 917, 916, or kung ano man yung phone number na yon. Ilagay na rin dito kung sino yung owner ng GCash account na yon. Ang pinakamahalaga dito is tama dapat yung account number or yung cellphone number. Dito sa bandang baba, i-tap ko na lang itong use same contact details above. And let's see kung makareceive ba siya ng notification or SMS na nagsasabi na nagpadala ng pera sa kanya. Tap ko tong next sa bandang taas. Ito yung phone number. I-double check lang kung tama. Tama naman. Ilagay ko lang din dito is 10 pesos. Pwedeng mas mataas na amount. Pero since testing yung ginagawa natin ngayon or for tutorial purposes lang naman, okay na yung 10 pesos. Tap ko tong next. By the way, sa purpose, pwede ka mamili ng fund transfer, payment, or donation ba sa akin? Fund transfer. Ito yung kailangan natin i-double check. Send via InstaPay. Mabilis to. Amount. Okay naman. Tama na rin yung phone number sa GCash. Tap ko tong transfer 10 pesos. Ito yung mga reminders. Real time or mabilis yung pag-transfer nga. Also kung sakali nagkaroon ng kahit na anong issue, kailangan i-report. Like hindi napadala yung pera sa kabilang account pero tama naman yung in-input mong details dito. I-investigate pa yun ng 1 to 2 business days. And either makakiredit yung pera sa kabilang account or babalik yung pera sa Union Bank. For any issue, kailangan mag-report sa Union Bank, pwede tumawag or mag-email sa kanila. Tap ko itong proceed with transfer. And kung may tanong kayo na baka naman naglolo ko talaga yung Union Bank, sa mga past experience ko, pag nag-transfer ako ng pera, hindi pa naman ako nagkakaroon ng issue pag nagilipat ako ng pera from Union Bank to another account. Tap ko lang to. Sa OTP nga pala, pwede kayong mag-enter ng code na receive nyo via text. Sa akin kasi, in-enable ko siya sa app. And ito na, successful na siya. Also, sa kabilang phone ko, nakareceive na ako ng text from Union Bank na nagsasabi na may nagpadala nga sa atin ng pera. Also, may isa pang text galing naman sa GCash. Ngayon, i-check ko yung GCash ko. And nakita nyo na kanina 1,063, ngayon 1,073 na. Sa transaction, andito rin yung cash in from Union Bank. Punta tayo sa dashboard dito sa Union Bank. 195 na lang yung pera ko dito. Let's see kung nagkaroon ba ng charges. So, walang additional charges. Instead, 10 pesos lang talaga yung nabawas ngayong August 9. August 9 kasi ako nagka-transfer.
And tunay nga na kapag less than 1,000 pesos yung tina-transfer natin, libre yung pagpapadala. Pero pag lagpas 1,000 pesos, may charge na yan na 10 pesos sa fund transfer. Katulad na sabi ko kanina, pwedeng-pwede nyo itong gawin sa ibang bangko. Pareho lang din yung magiging process. And kapag via InstaPay nga, mabilis, makikredit agad yung perang padala. Hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue and pwede nyo na rin itry sa side niyo, especially kung kailangan nyo talaga magpadala ng pera sa ibang tao. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!